una sa lahat. Nitong weekend lamang, pinalutang nila Pangulong Duterte na posibleng kalabanan niya ang anak na si Sara sa vice presidential race. Para malaman ang tao na hindi ko nagustuhan yung nangyari. I'm sure yung pagtakbo ni Sara, desisyon nila bongbong yun. Humabol naman ang Pangulo sa deadline ng pag-substitute sa mga kandidato, pero ang posisyon para maging senador at hindi rin sa ilalim ng partido niyang PDP laban. Hibayin natin ang mga pangyayaring yan. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline Tonight! Mga kaalyado ng administrasyon, humabol sa deadline ng substitution. Dating NTF-LCAC spokesman Antonio Parlato Jr., tumatakbong presidente. Ayaw kay Senator Bongo? Wala akong grip kay Senator Bongo. I just don't like the way he does things, including controlling the decisions of the president. Mainit-init na balita. Pagsusuot ng face shield. Voluntary na lang sa mga lugar na nasa Alert Level 3 pababa. Tangkang pagpuslit sa bansa ng magkapatid na Dragani ng Farmali, sign of guilt kay Senator Richard Gordon. Magmamalaki naman ang palasyo na harang ang dalawa dahil sa ehekutibo. At sa ating pampa-good night, bear mascot na suki sa mga birthday party, Valentine's Day pati Christmas, bigay todo sa pag-indak at kumi-K-pop pa. Kapapasok lamang po na balita ngayong gabi, nakadepende na sa alert level ang pagsusuot po ng mga face shields. Base po ito sa inaprobahan ni Pangulong Duterte na rekomendasyon ng IATF. Mandatory ang face shield sa mga lugar na nasa pinakamahigpit na alert level 5. Kapag alert level 4 po, discretion ng LGU at ng private establishments kung uobligahin ng mga ito ang paggamit ng face shield. Pero kapag nasa alert levels 1, 2, and 3, voluntary na lang ang pagsusuot ng mga face shields. Ibig pong sabihin, wala na pong mandatory face shield policy dito sa Metro Manila. Effective immediately po ang bagong patakaran sa face shield base sa memo ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Ibang balita, imbes na sa pagka-vice-presidente, tumatakbo sa pagka-senador si Pangulong Duterte. Gaya noong 2016, humabol ulit siya sa substitution. Ilang araw lang yan matapos makipag-substitute din ng anak niyang si Mayor Sara Duterte para sa pagka-vice-presidente. Bagay na ikinadismaya ng Pangulo. Para malaman ang tao na hindi ko nagustuhan yung nangyari. Hindi ko naman siya sinisisi. Kasi hindi naman kami nag-uusap. So, yung desisyon nila ang ayaw ko na tatakbo. I'm sure yung pagtakbo ni Sara, desisyon nila bongbong yun. Si Pangulong Duterte ang chairman ng PDP Laban Cusi Faction, pero kumandidato siya sa ilalim ng partidong Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Bakit kaya? Alamin sa aking report. Pangulo na pero tatakbo raw bilang Vice President. Yun nga lang biglang nag-anunsyong magre-retiro. Hanggang sa nitong Sabado, muling pinag-isipan ni Pangulong Duterte ang pagtakbong bise. Nadismaya raw kasi siya sa desisyon ng kanyang anak. Pero sa huli, hindi rin naman kinalaban ng Pangulo ang kanyang anak. Sa Senate race siya sa Sabak. Nagmamahalan po ang mag-amang Rodrigo Roa Duterte at Mayor Inday Sara
hinding-hindi po sila magbabanggaan, hinding-hindi po sila maglalabanan sa kahit anong posisyon. Nag-substitute ang Pangulo kay Mona Lisa Visorde ng Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Sa ilalim din ng partidong ito, tumatakbo si Presidential Aspirant Senator Bongo. The other party is fighting to get back power. The other party is fighting for family honor. And iba is fighting for ego. The question is, who is now fighting for the interests of our country? And that's what PDDS is. PDDS po, dito halos wala kami incumbents. At talagang mga ordinaryong tao na ito nagmamahal sa bayan. So, bagamat PDP laban ng administration party, party decision daw ng PDDS ang pagtakbo ng Pangulo at Ligo. Paliwanag ng liderato ng PDP laban, kaya PDDS ang dinalang partido ni Senator Bongo sa kanyang COC ay dahil may gusot pa sa dalawang paksyon ng PDP laban na hindi pa naaayos sa COMELEC. Pero nagkakaisa naman daw ang PDP laban at PDDS sa pagsuporta sa iisang tiket para sa mga kandidatong ikakampanya nila sa darating na eleksyon. Ang tanong, ia-adopt ba nila si Mayor Sara Duterte bilang Vice President gayong hindi nga ito nagustuhan ng Pangulo? I'm sure yung pagtakbo ni Sara, decision nila bongbong yun. Nagtataka ako, sabi ko, siya ang number one sa survey kung bakit siya pumayag na tatakbo lang bise. Sabi pa ng Pangulo, simulat sa poll, hindi siya nangako ng suporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Pero si Pangulong Duterte, all-out support kay Senador Go. Hindi rin ako magsuporta kay Marcos. Wala ako. Basta ako kay Bong. Niloko nila. Umiiyak si Bong. Apo. Sabi ko, huwag kang umiyak. Sabi ko, bakit ka iyak? Meron bukas ang presidente. Tumakbo ka. Bakit ka iyak dyan sa dahil lang anak ko sumingit bigla? Ang tanong, bakit ba kailangan pang tumakbong senador ng Pangulo? Baka nakikita ng mga advices ng Pangulo, nakikita rin ng Pangulo na pag senador siya, may konti siyang protection from posibleng mga kaso na ilalagay o itatapon o iaharap sa kanya na iba't ibang katunggali, hindi lamang locally but internationally. Kung tutuusin, malaki naman ang chance ang makapasok si Digong sa top 12. Kahit papano, although may mga hindi rin nanalo in the past, malakas din yung chance talaga pagkakilala na yung pangalan mo nationally. Ang girian sa pamilya, muntik nang maging girian sa politika. Nitong mga nakaraang araw, naging saksi tayo sa nakakahilong maniobrahan ng mga kandidato sa mga huling araw ng filing ng substitution. Noong Sabado po, si Sara Duterte biglang nag-file ng substitution sa pagka-vice-presidente ni Bongbong Marcos na kinagulat ng kanyang sariling amang si Pangulong Duterte. Ang Pangulo hindi tuloy maiwasang pumitik. Ang sabi ng Pangulo, malamang na sa kampo ni Bongbong galing ang planong ito. Bakit daw ang kanyang anak ang magbibise gayong si Sara ang lamang sa mga presidential surveys? Ang paramdam tuloy ng Pangulo, baka labanan niya ang mismong anak sa pagka-vice-presidente noong linggo po ito. Parang nakakagulat po ito, pero ito ay bagay na hindi naman bago sa lokal na politika kung saan nagmula ang mga Duterte. Ito rin ang binitawang salita ni Communications Secretary Martin Andanar noong mag-file ng COC sa pagka-pangulo si Senator Bongo sa COMELEC noong Sabado. Pero sa huli, mukhang nahimasmasan ang Pangulo at naghain na lang ng kandidatura sa pagka-senador. Sa madaling salita, naiwasan ng direktang banggaan ng mag-amang Duterte sa politika. Pero ang lumitaw tuloy ang malalim na hidwaan sa pagitan ng mga mangpamilya at pati mga magkaalyado. Dati nang usap-usapan ng init-lamig na relasyon ng ama at ng kanyang paboritong anak. Noong Agosto lamang, binulgar ng anak ang kanyang pagkainis sa pagkakulit sa kanyang ama na ampunin si Senator Bongo bilang kanyang vice-presidente. August 25 po yun. At kaninang hapon naman, inamin ni resigned presidential spokesman Harry Roque na may tampo ang Pangulo sa kanyang paboritong anak dahil hindi siya kinonsulta sa mga plano niya sa politika. Pero ang isa pang hidwaan na bigla pong lumitaw ay sa pagitan ni Pangulong Duterte at ni Bongbong Marcos. Sa nakaraang limang taon, sunod-sunod yung papuri ng Pangulo kay Marcos.
Pero imbes na suportan ngayon ang tambalan ni Marcos at ng kanyang sariling anak, tinulak ng Pangulo si Senator Bongo na tumakbo sa pagkapangulo. Kahit po hindi ang Pangulong Duterte mismo ang lumalaban, ang pinagkakatiwalang kanyang kanang kamay ang mismong kanyang isinasalang sa labanan. Ayon po sa unauthorized biography ng Pangulo na nilagdaan ni Earl Pareño, may masakit na nakaraan ang pamilya Duterte at pamilya Marcos na hindi malayong naungkat muli. Ang ama ng Pangulo na si Vicente Duterte ay dating two-term governor ng Davao mula 1959 hanggang 1965. Katapusan po o Disyembre ng 1965, kinuha siya ng bagong halal na Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang gabinete bilang Secretary of General Services. Magkapartido at magkaalyado si Governor Duterte at si Pangulong Marcos sa Nationalista Party. Pero po, noong November 1967 elections, nagdesisyon si Vicente Duterte na tumakbong congressman ng Davao del Sur. Yun lang, ayon sa libro ni Pareño, nilaglag si Duterte ng Nationalista Party at ng Malacanang. Ang pinondohan daw po nila ang kanyang kalaban na si Artemio Loyola na nanalo naman sa eleksyon. Tatlong buwan matapos ang kanyang pagkatalo, namatay po si Vicente Duterte ng heart failure. At ang sabi po ni Pareño, dinamdam ni Vicente Duterte ang kanyang pagkatalo at ang kanyang pagkakalaglag. Sa huling araw ng substitution, hindi nagpahuli para makatakbo sa darating na halalan ang ilang taga-administrasyon. May ilang sumubstitute para makatakbo sa Senado. Meron din namang humabol para sa karera sa pagkapangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Greg Gregorio. Sir! Nakaberde pa nang dumating sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros si dating presidential spokesman Harry Roque kanina. Matapos ang kanyang huling press briefing, diretso sa paghahain ng kanyang senatorial bid si Roque sa ilalim ng People's Reform Party. Matatandang isa ang PRP sa mga nagtutulak kay Inday Sara na tumakbo sa pagkapangulo. Bagay na suportado rin ni Roque, pero hindi raw ibig sabihin ito ay iiwanan niya si Pangulong Duterte. Nung naghain po tayo ng Certificate of Candidacy, hindi lang po si Mayor Inday Sara ang sasamahan natin. Sasamahan din po natin si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang posisyon na tatakbuhan. Hindi po kami maghihiwalay ng aking Presidente. Pinalitan ni Roque si Paolo Martelino na unang naghain ng COC sa pagkasenador noong October 8. Sa huling araw din ng substitution, naghain ng kanyang senatorial bid si retired PNP Chief Guillermo Eliazar. Papalitan niya si Paolo Capino ng Partido ng Demokratikong Reforma. Kwento ni Eliazar, ilang buwan na nang una siyang alukin ni Senator Ping Lacson na tumakbo sa pagkasenador sa ilalim ng tandem nila ni Senate President Tito Soto. At ang kanyang isusulong, it's all about peace and order. Hindi natin pwedeng i-separate ang peace and development. Kaya kung meron man, pertaining dito lahat ito. Di naman inaasahan ang pagdating sa COMELEC ni dating NTF-LCAC spokesman Antonio Parlade Jr. Naghain siya ng substitution sa pagkapangulo para palitan si Antonio Valdez na nag-withdraw nitong Sabado. Sabi ni Parlade, kahit taga-suporta siya ni Pangulong Duterte, ay hindi raw siya makikipag-alyansa sa long-time aide ng Pangulo na si Senator Bongo na tumatakbo sa pagkapangulo. Cannot align with Senator Bongo. I'm sorry, pati isa siya, kasama siya sa problema ng bayan natin. Wala akong rip kay Senator Bongo. I just don't like the way he does things, including controlling the decisions of the President. Yun nga lang, base sa tentative list of candidates ng COMELEC, lumabas na independent candidate ang pinalitan niyang si Antonio Valdez. Kahit pa nakalagay sa inihain itong COC noon, nakabilang siya sa katipunan ng Demokratikong Pilipino o KDP. At ayon sa COMELEC rules, hindi pwede ang substitution para sa mga independent. Sabi naman ni Parlade, niresolba na daw ito ng partido niyang katipunan ng Demokratikong Pilipino. Sagot naman ng COMELEC, posibleng maging independent sila if may problema yung accreditation ng KDP or nagkaroon ng problema for some reason kapag independent yung kandidato, wala siyang substitution. Alright? Yung whatever incidents are involved with individual personalities, that will be resolved by the COMELEC in due time.
Sabi ng COMELEC, posibleng ito na ang pinakamaraming nag-withdraw sa national positions para sa isang election season. Substitution has been going on for a long time. It's been part and parcel of the practice in Philippine politics. Siguro ngayon lang siya naging prominente masyado. Precisely because it's played out at the highest levels. The COMELEC will abide by what Congress passes, but as far as the COMELEC is concerned, substitution remains a necessary and valid procedure. Sa Disyembre, inaasahang ilalabas ng COMELEC ang final list of candidates para sa 2022 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. Hindi pabor ang ibang presidential aspirants sa anilay pang-aabuso sa substitution system para sa 2022 elections. Ang tingin ni Senator Manny Pacquiao, parang pinaglaruan na lang ang sistema. Nagmisto ng binola bola at niloloko tuloy ang mga Pilipino. Yung mga tao, dapat isipin nila kasi sa umpisa pa lang, marami na nagsisinungaling eh. Yung walang takot magsinungaling, eh delikado yun. Inasaan na raw ng kampo ni VP Lenny Robredo ang balasan ng mga pambato ng administrasyon. Hindi na nga raw ito bago at matagal na nilang alam na papunta rin dito ang magiging sitwasyon. Gayunpaman, sa sariling kampanya pa rin daw sila nakatutok. Alam na naman natin na yung mga kanyang classic drama, yung talagang pipigain at aabusuhin yung proseso ng substitution. Mm-hmm. Di ba? Halos babalik-baliktar nila yung ulo ng mga tao sa ganito. Eh, nakita na natin yan eh. Nagawa na yan dati. Para naman sa Lacson-Soto tandem, patunay lang daw ito na dapat na talagang repasuhin ang Omnibus Election Code. Dapat nga raw, bawal na ang substitution sa kandidatong nag-withdraw lang ng kanyang kandidatura. Pero pag ito na legislate ng Kongreso, wala na magagawa ang COMELEC kundi sumunod doon sa amendment ng Omnibus Election Code. Kasi sa ngayon, changeable eh. Kung ano maisipan ng COMELEC, siguro kung ano yung sa tingin nila yun ang attune sa times, papalit-palit lang. Wala kasing batas na sumasaklaw. Kaya mas maganda isa batas na natin. Ang aksyon demokratiko ni Manila Mayor Isko Moreno, wala raw pakialam sa pagtakbong bise ni Mayor Sara Duterte. Dati na nilang sinabi na tanging sa sariling kampanya lang sila nakatuon. Samantala, tinabla ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pahayag ni dating NTF-LCAC spokesman Antonio Parlade. Kaugnay ng sinabi niyang kinokontrol ni Senator Bongo si Pangulong Duterte. Git ni Lorenzana, Nanindigan si Pangulong Duterte sa sarili niyang mga desisyon at hindi nagpapa-impluensya sa sinuman. At bagamat nagsisilbi raw si Go bilang tulay ng DND sa Pangulo, hindi raw kumilos ang senador ng taliwa sa kagustuhan ng Pangulo. Ibinida ng Malacanang na executive branch pa rin daw ang nakapigil sa magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani na makalabas ng bansa. Sabi ni presidential spokesperson o dating presidential spokesperson Harry Roque, airport personnel ang humarang sa Dargani siblings na papunta sanang Malaysia kagabi. Ang mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms ang nagbalik sa Senado sa magkapatid matapos maaresto sa Davao. Sa ngayon, isinailalim na rin sila sa medical check-up. Nananatili sa Senado sila Mohit at Twinkle matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi kasi nakikipag-cooperate ang mga opisyal sa investigasyon sa formally. Sabi ni Senate Committee Chairman Richard Gordon, malinaw na guilty sina Mohit at Twinkle dahil sa tangka nilang pagtakas. Patuloy pa rin namang hinahanap ng Senado si dating DBM Procurement Service Chief Christopher Lau na umunay dawit din sa biniling overpriced medical supplies. Susunod, Metro Manila Council, pag-aaralan kung babaguhin ang restriction sa paglabas ng mga bata. DOH, ayaw naman daw maging KJ pero may pakiusap. Julian Ongpin, inabswelto ng korte sa kasong illegal possession of illegal drugs. At datos ng DOH sa pagbaba ng kaso ng COVID deaths, kinwestiyon ng isang eksperto. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Pinag-aaralan na ng Metro Manila Council kung dapat bang baguhin ang age restrictions sa mga batang pinapayagan na sa mga mall. Dumarami na lang kasi ang mga tao, lalo't papalapit na ang Christmas holidays. Ang hirit naman ng ilang medical experts, sa simula pa lang ay hindi na dapat pinayagan ang mga batang hindi pa rin bakunado na makalabas. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Panay ang post ng mga bata sa giant Christmas tree at decors na nakadisplay sa mall na ito sa Maynila. Ang iba, enjoy sa paglalaro sa arcade. Habang ang mga magulang, namimili na ng mga pangregalo. Pero nagulat daw sila sa dami ng tao. Mamamasyal po kami sana kaso ang dami pong tao eh. Kala po namin konti, Monday po kasi ngayon. Nagpahupa muna kami ng 1 week. Ngayon kami lumabas para hindi masyadong madaming tao kasi delikado pa din. Halos 100,000 na raw ang foot traffic araw-araw sa naturang mall simula na mag-alert level 2 sa NCR. Siguradong tataas pa raw ito habang papalapit ang Pasko. Kaya para makontrol ang dami ng tao, hindi na muna sila magkakasa ng mall-wide sale. Nagdagdag na rin sila ng outdoor areas para sa mga bata. Meron din po kaming mga open spaces na pwede silang pumunta. So para sa mga magulang na ayaw pumunta sa mga areas na maraming mga tao, meron po tayo sa level 6, open area po siya. We can do mga sports. They can also walk their kids. Pero para kay Dr. Tony Liatchon, hindi pa dapat papasukin sa mga establishmento ang mga bata, lalo't hindi pa sila bakunado. Sa workplace nga, hindi pa papasukin kung hindi ka bakunado . Tapos ang mga bata, hindi pa nga lahat pumapasok. Tapos ini-encourage natin pumunta sa mall. Anong namang klaseng thinking process yun? Ang Metro Manila Council, pinag-uusapan na kung dapat bang baguhin ang age restriction ng mga batang papayagan sa mga indoor space gaya ng malls. Ayaw rin naman ng DOH na tuluyang ipagbawal muli ang paglabas ng mga bata. Pero may pakuusap sila sa mga magulang. Kaya natin inallow ang minors lumabas is for their health, no? Mental health and physical health. Magkaroon ng exposure sa sun, maka-interact sa ibang bata, makapag-exercise, makalabas-labas outside of their homes. Pero pag nakita na ho natin na masikip yung mga lugar, huwag muna po natin dadalhin ang ating mga kabataan dyan. Sa ngayon, nananatiling nasa low risk ang COVID-19 cases sa Metro Manila. Bahagya lang tumaas ang average daily reported cases sa ikalawang linggo. At kung magtutuloy-tuloy ang magandang numero, it is not impossible for the National Capital Region to be de-escalated to alert level 1 by December. Pero kailangan masustain natin kung ano man yung gains na meron tayo ngayon. Lahat ng areas, kailangan ang iyong low risk case classification, masustain mo for 2 incubation period. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Back to face-to-face classes na ang ilang estudyante ngayong araw. Kabilang sa 100 public schools ang Longos Elementary School sa Alaminos, Pangasinan, sa 100 public schools na kasama sa pilot run ng limited face-to-face classes. Bago pumasok ng school, kailangang maghugas ng kamay. I-check ang temperature at iscan ang QR code para sa contact tracing. Pag break time, hindi na raw muna pwede ang maglaro. Kapansin-pansin din ang ilang armadong uniform personnel sa loob ng campus. Pero paglilinaw po ng DepEd, bahagi sila ng security detail ng isang LGU official na bumisita sa paaralan. Kita na ang downward trend sa bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Pilipinas sa pinakahuling tala ng DOH. Nag-peak po ito noong Setyembre na umabot sa 6,145 deaths. Nangalahati ito noong Oktubre sa higit 3,000 hanggang sa bumaba sa 300 sa unang dalawang linggo ngayong buwan. Pero duda si dating National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Tony Liatchon. Hindi naman daw kasi talaga bumaba ang COVID deaths base sa kanyang sariling monitoring. Abot pang araw sa daan-daan ang mga namatay na Pilipino kada araw dahil sa COVID. Baka kulang lang daw sa paghihimay ang DOH o baka ang naitatalang pagbaba ng death cases ay dahil daw sa mga backlog. Dapat iniimbigistiga natin ang dinadissect natin. Pag naman ang Department of Health nag-i-issue ng bulletin, wala naman sila explanation nila. Dapat i-dissect
ng Epidemiology Bureau kung anong konteksto the number of deaths niyan. Backlog ba yan? Unvaccinated ba yan or vaccinated? San ba yan? San lugar yan para malaman natin. Wala tayong profiling of the number of deaths natin. Ibang balita naman, binasura na ng korte ang kasong possession of illegal drugs laban kay Julian Ongpin, anak ng business magnate na si Roberto Ongpin. Kinumpirma po yan mismo ng DOJ prosecutor na si General Benedicto Malcontento. Matatandaan silang pa ng kaso ng DOJ si Ongpin matapos ma-recover ang 12 gramo ng cocaine sa kwartong tinuluyan nila ni Bree Johnson. Doon din natagpo ang patay si Johnson. Ayon sa Regional Trial Court sa La Union, hindi sapat ang ebidensyang pagmamay-ari nga ni Ongpin ang mga nakitang droga. Ia-appel raw ng prosekusyon ang desisyon ng korte. Pasadahan naman natin ang iba pang balita sa frontline. Posibleng may kinalaman daw sa politika ang pagpatay sa 3 politiko sa Daraga, Albay. Suspect sa krimen si Peter Advincolao alias Bicoy na nakilala sa isang viral video noong 2019 kung saan dinawit niya si Pangulong Duterte sa ilegal na droga. Base sa investigasyon, gusto raw ni Bicoy na sumali sa partido ng mga biktima pero hindi sila pumayag. Kaya raw isa-isang itinumba ng suspect ang mga biktimang sina Donsol Councilor Helen Garay at 2 tumatakbong councilor na sina Karen Averilla at Xavier Mirasol. Isang survivor naman sa Pamaril ang nasa ilalim ng Witness Protection Program. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture na magpatupad na ng Suggested Retail Price o SRP sa karneng baboy. Base kasi sa monitoring ng DA, hanggang 40 pesos kada kilo ang itinaas sa kasim, habang 20 pesos naman sa liempo. Tutol naman ang samahang industriya ng agrikultura sa pagtatakda ng SRP pa sa karneng baboy. Baka raw makaapekto ito sa supply ng karne. Buhay naman ang pagdiriwang sa 14th na Bilinissimo o Bilinismo Festival sa Tarlac nitong weekend. Dinayo ng mga turista ang nasa 50 higanteng bilin. Kanya-kanyang diskarte ang mga kalahok sa paggawa ng nativity scene. May gawa sa hanger, lumang banig, duyan at shellfish. Nakadagdag sigla pa ang sayawan at kantahan sa pista. Umaasa ang Tarlac Heritage Foundation na magiging daan ng festival sa muling pagbangon ng turismo ng probinsya. Susunod, promotional stunt ng SM Mall of Asia para sa isang Netflix film nag-trending. Pero karamihan, hindi naman natuwa. At matapos kumpirmahing magkakaanak na sila, Jenilyn Mercado at Dennis Trillo, kasal na? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
pagiging trending topic ang pakay ng kunwari pagnanakaw sa MOA Globe, success ang gimmick na sobra naman daw sa pambibilog. Sabado ng gabi, nang magsimulang kumalat online ang fake news na ninakaw raw ang globo ng Mall of Asia. Pati ang SMOA, sinabing nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad. Pero kinabukasan, napag-alamang gimmick lang pala ito para sa promotion ng Netflix film na Red Notice. Kaya naman, bagamat may mga natuwa, meron pa rin mga nainis sa pagiging anilay irresponsible ang gimmick, lalo ngayong pilit nilalabanan ang fake news. Ayon naman sa NUJP, kailangan maging maingat ang media sa paglabas ng mga advertisement na nagmimistulang totoong balita, lalo na't laganap ang misinformation. Mainit ding pinag-usapan sa social media ang peking pagnanakaw sa globo sa Mall of Asia. Pumalo sa halos 240,000 ang mentions sa MOA Globe simula noong November 13 kung kailan unang lumabas ang balita. Kung titignan naman natin ang emotional comparison sa mga mention na yan, maraming pumuso pero kapansin-pansing marami rin ang nalungkot at nagalit. Sabi nga ng ilang netizen, irresponsable ang pakulo lalo na't nilalabanan natin ang misinformation at fake news ngayon. Nangibabaw naman ang mga salitang MOA Globe. Nanakawin ko ang MOA Globe, helicopter, marketing stunt at politician sa mga usapan tungkol sa MOA Globe online. Napansin ding dumami ang nagka-interes sa paghahanap ng MOA Globe kahapon November 14. Kadikit ng searches na yan ang topic tungkol sa pelikulang Red Notice ng Netflix na siyang pinatutungkulan ng promo stunt. Nariyan din ang helicopter theft, Rappler, pati na rin ang animated film na Despicable Me. Nanguna naman ang Metro Manila at Calabarzon sa mga nag-search tungkol sa MOA Globe. Officially married na sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Naka-upload ang kanilang civil wedding pictures sa Twitter. Uploaded ito kaninang hapon at ang caption, "Congratulations!" Nag-post din si Jen ng sweet photo nila ni Dennis na may caption na, "After all, with heart emoji." Una nang sinabi ng dalawa na magiging civil ang kanilang wedding after ng kanilang engagement. Heto pang isang achievement! Natuloy na rin sa wakas ang live show ng MTV European Music Awards. Rumampa ang celebrity sa red carpet ng MTV Emma. Big winner sa event ang British singer na si Ed Sheeran na tinanghal na Best Artist at Best Song sa kanta niyang Bad Habits. Pinakamaraming awards naman ang BTS gaya ng Best Pop, Best K-Pop, Best Group at Biggest Fans. Nakuha naman ni Nicki Minaj ang Best Hip-Hop. Ang pagdaluraw ng mga celebrity ay pag-support din sa LGBTQ community ng Hungary na pinagbawalan na i-display ang kanilang affection. At ito na ang pabaon naming pampagood night. Unmask po natin ang isang mascot na nagsasaboy ng good vibes. Balita ko ha, Bok, ang mascot na ito ay laging on the go at hindi choosy sa mga okasyon. Si Jollibee ba yan? Hindi. Okay. Agaw eksena ang teddy bear na yan dahil sa galing sumayaw sa mga events. Talagang dumadamoves kahit nasa kalsada, garahe o tapat ng bahay. Ang nasa likod ng mascot na yan ay ang 30 years old na si Sammy Cairo. Ni-level up daw niya ang kanyang talento sa pagsayaw sa TikTok. Nakakapagod pero masaya raw siya sa kanyang trabaho lalo't nakakapagbigay siya ng saya sa maraming tao. Mahirap ang trabaho niya. Yun pero tama-tama, may TikTok account ka na. So... Sabi ko na, ihihirit mo eh. Sabi ko ni, naunahan mo, kakakainis okay. Ka. Ito na! Ano? Mga kapatid, 4 tulog na lang, Pasko na po. Aba, may countdown na tayo. Of course! Happy ako dyan. At yan po ang kalating oras ng paghimay sa mga mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si May Anlos Banos. Ako naman po si Edlingao. Magandang gabi.